Magandang araw po sa inyo lahat. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang naging sagot ni Kristo sa tanong na, Ginoo, kaunti po bang maliligtas? Ang sagot niya, pag sumikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Notice that, hindi niya sinabing, pasok lang, easy lang, go-go lang. No, ang sabi niya, struggle, strive, pag sumikapan ninyo. Eh, yung mga nagsasabi niya na, maging miyembro lang kayo ng simbang ito. Ligtas na kayo. Utot mo. Dito yan. Maniwala po kayo. Wala niyan sa Biblia. Ni hindi sinabi yan kahit saglit ng ating Panginoong Heso Kristo. Piruin po ninyo para sa kaligtasan nating mga tao. Namatay siya. Tapos, ganun-ganun lang para maligtas ka? Regardless of your life? Ligtas ka? No. You must accept Jesus in your life. And this will make entering the kingdom of God quite difficult sapagkat mahirap tularan si Jesus. Hindi nga ba't mahirap magpakabuting tao? Kasi nagkalat ang tukso at nandito tayo sa mundo na hindi perpekto at tayo mismo may kapintasan, may hilig tayo sa pagkakasala, hindi rin tayo perpekto. Pero dito po natin na ipapakita na interesado tayo sa kaligtasang hinatid sa atin ng ating Panginoon Jesus Kristo. And so Jesus like, sa bahay ng ama ay maraming silid. Yung isang silid doon, Father Fidel, nakapangalan sa'yo. Nandito na yung pangalan mo. Biyahing langit na talaga ang kaluluwa mo. Kaya lang, ipakita mo naman sa akin na gusto mo ang kwartong ito na prepare ko para sa'yo. Mga kapatid, maliwanag ang sinasabi ng Biblia tungkol sa langit. No eye has seen, no ear has heard, no mind has ever conceived what God has prepared for those who love Him. Notice that. For those who love Him. Hindi niya sinabing this was prepared for everyone, even for those who do not love Him. At anong sabi ng Panginoon? If you love me, you will obey my commandments. Ang sabi pa niya, love me with all your heart, with all your soul, with all your strength. Hindi niya sinabing mahalin mo lang ako. Ang sabi niya, mahalin mo ako ng buong buo. Kaya dito po humihirap ang pagpasok sa kaharian ng langit. Pero ano pa namang sakripisyo hindi natin kakayaning batahin kung ang kapalit naman ito ay buhay sa piling ng Diyos na inaasam natin. Dito po sa Malolos, ang daming mga ginagawa dyan sa highway. Na kapag nanggaling ka dyan sa crossing, tapos pupunta ka ng Manila, nako, minsan pag milalas-malas ka, abutin ka ng 30 minuto sa traffic lang. Yung bang dapat ay 10 minutes lang, nagiging 30 minutes. Kasi ang daming mga ginagawa, ang daming mga binubutas. Kaya ang attitude mo talaga, habang dinadaanan mo, tatatraffic ka, nako, kakainis mo na. Eh alam, kapag dating mo dun sa may bandang tabang, hindi ko po alam kung nandun pa yung karatula, pero parang ang nakalagay dun ay, sorry for the inconvenience, but this will make way for better water service. Diba? Hindi ko po alam kung ano ang reaction nyo, pero ako, ang reaction ko, yung simula sa inis mo na bubuisit ka pag nakita mo yun, this will make way for better water service. Sige na nga, tiis-tiis na nga. O sana maging ganito rin ang attitude natin sa pagpapakabuting tao. Kasi mahirap talaga. Pero kakayanin natin, didisiplinahin natin ang ating sarili tulad ng sinasabi sa ating second reading upang sa huli, ang Diyos talaga ay makapiling natin. Ito sana ang ipagdasal natin para sa ating buhay at sa buhay ng mga taong minamahal din natin. God bless you. Share po natin ang video ito. I love you. Three nails in the crown. God bless.